Pagkatapos humakot ng limang ginto sa 31st Southeast Asian Games at 55th All Japan Senior Championship. Nagpabilib ang Filipino gymnast si Carlos Yulo nang bago matapos ang taon ay nagpasiklab siyang muli sa World Artistic Gymnastics Championship sa Liverpool, England. Hindi nakaginto sa 2022 FIG World Artistic Gymnastics Championships ang pambato ng Pilipinas na si Carlos Caloy Yulo. Sa pinakainabangan niyang kompetisyon ngayong taon, nakakuha ng tig isang silver at bronze medal ang multi-talented gymnast sa Liverpool, England nitong Nobyembre. Hindi nadepensahan ng 4'10 athlete ang kanyang titulo sa vault matapos ang kanyang 14.950 point performance. Pero nagdagdag ang tubong Maynila ng panibagong dimensyon sa kanyang laro matapos mag-uwi ng bronze sa parallel bars matapos ang kanyang 15.336 points. Maliban sa dalawang event, nakapasok din ang 22-year-old gymnast sa finals ng individual all-around kung saan siya nagkasya sa 8th place sa score na 82.098 points. Umabot din siya sa finals ng floor exercise ngayong taon, ang event kung saan siya nakaginto noong 2019 Stuttgart World Championships. Pero sa pagkakataong ito, sa 7th place lamang umabot ang batang gymnast pagkatapos magtala ng 13.300 points. Hindi ko po ina-expect na magkaka-medal din po ako sa P-Bar kasi yung mga naglaro po, mga Olympians na din po. Yung D-score ko po medyo mababa po. Ako po yata yung pangalawa po yata sa pinakamababa yung D-score sa group namin kanina. And sa vault naman po, sobrang saya po kasi kahit second lang po ako, yung vault ko po kasi bago lang siya. And hindi ko pa po yung katulad po siya, hindi po siya katulad ng Dragulesco kaya super happy po na natayo ko po yun and nabigyan po ako ng confidence nung nagawa ko po siya. May ganun times po talaga na lumalabas sa practice ko, lalo na po sa floor. Doon ko na lang po yun i-fix and wala na din po akong magagawa. Ayun na po yung kinalabasan nun. Kailangan na lang po siya talagang tanggapin. And mag-move on sa mga next na competition. Pagbubunyag ni Yulo, mas pinagtuunan niya ng pansin ang vault kung saan siya ang defending champion. Dahil dito, hindi siya gaanong nakatutok sa iba pang event. Medyo naapektuhan din po yung ibang aparatos dahil sa vault. Mas yung utak ko nasa vault po kasi konting mali mo lang po, baka ma-accidente po talaga eh. Sobrang tagal po din ng labanan eh. Kaya, hindi pa talaga po ako prepared siguro. Mas gagaling ako na lang po sa practice pag uwi po talaga. Pero para kay Yulo, naipakita niya ang 100% ng kanyang kakayahan sa World Championships. Nagkulang lamang talaga ang kanyang mental preparation. Hindi po ako mas aware nung araw na yun kung anong mangyayari. And parang nahayaan ko din po na labanan yung sarili ko. Masasabi ko pong natalo po ako nun sa sarili ko kesa dun sa mga nakakompete ko po kasi hindi ko na-notice yung nangyayari sa akin nung mga araw na yun. Kaya mabigat po siya talaga. Yung movements ko po, like, hindi ko siya na-feel kung paano ko siya na-feel sa pang-araw-araw na practice po. So, another experience po yun sa akin. Kaya kahit ganun po para sa akin, masakit siya pero good experience po yun. I'm nothing disappointed with performance eh. So just he trying. All athletes, I think, they don't want the fall. They don't for mistake. They don't want the mistake, but it happened. But it's a gymnastics and yeah, some sports, no?
So, just the things what's happened, and then just how to solve, and just like put in the training menu, what I have to do, how can he improve? Sa kanyang pagbalik sa Japan, baon ni Yulo ang bawat aral na tumatak sa kanya sa naturang World Tilt. May puro lessons po yung mga nakuha ko this time. Hindi man po ako nakakuha ng medals. And syempre po, disappointment po. Well, disappointed po sa nagawa ko, pero wala na po eh, ganun po talaga. Kasama po to sa journey ko, and sa pagiging atleta po, normal naman po yung mga ganong pangyayari. And mas magiging careful and detailed na lang po ako next time. And syempre sa practice po talaga, mas gagawin ko pong pulido yung mga skills na gagawin ko po. Gulat din po ako kasi parang tumatapat na din po ako sa kanila. And nakita ko naman din po yung improvements ko. In a way, it's really good na na-experience ko yung mga na-experience ko po dito sa World Championships. Marami pong lessons talaga akong nakuha. Medyo luwaan nga lang din po ng mga nitong araw po. Yun lang po. Bukod sa World Championships, inaabangan na rin ng marami ang 2024 Olympics campaign ni Yulo sa Paris, France. Bagamat hindi na ipagpatuloy ang kanyang golden performance noong 2019 hanggang 2021 sa World Championships, walang duda ang Gymnastics Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion na maayos pa rin nasusundan ni Yulo ang plano para sa Olympics. We're really preparing him for the Olympics because I feel in my bones now, and Kaloy also feels that he can make it for the Olympics. The plan is to really win medals for the Olympics for the country, you know, and we're going forward to it. We'll do everything in our power, all the training camps, and in fact, Paris said to me, the president said, anytime we want him to go to Paris for a training camp, it's open for him to come. Sa susunod na taon, 4 na World Cups ang nakalista sa kalendaryo ni Yulo. Ang mga ito ay gaganapin sa Cottbus, Germany mula February 23 hanggang 26, Doha, Qatar sa March 1 hanggang 4, Baku, Azerbaijan sa March 9 hanggang 12, at sa Cairo, Egypt na gaganapin sa April 27 hanggang 30. Inaasahan din ang pagbabalik ni Yulo sa Pilipinas ngayong holiday season. Una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga biyayang binigay sa akin. And syempre sa amin po ng team ko, gusto po magpasalamat sa pamilya ko sa pagsuporta sa akin. Makarating po ako sa gusto kong pinaroroonan. And syempre kay Ma'am Cynthia po, palagi pong nakasuporta sa lahat ng mga games ko po. And sa pagpapadala po sa akin sa mga training camps and well, competitions po. Sobrang laking bagay po nun. Sa team ko po, nagpapasalamat din po ako na kay-coach mo na yan, sa therapist ko po. Sa lahat po ng mga taong sumusuporta at nagdasal po sa akin or nagdadasal at patuloy na sumusuporta po. Maraming salamat po sa inyo. God bless you po.